Excuse me, ma'am. Magsasarado na po kami. Baka po pwedeng kunin namin yung bill. Wait lang, kuya, ha? Naku, sorry, kuya. Naiwan ko yung wallet ko. Baka pwedeng bukas na lang yung bayad. Mawalang galang na po, ma'am. Ako po yung manager sa restaurant na to. Wala rin po pala kayong pambayad. Ay, kung ganyan lang din po, ma'am, kayo na lang po maghugas ng mga hugasin namin sa kusina. Attorney, pinipilit akong paghugasin ng plato dahil hindi agad ako makabayad sa kinain ko. Legal ba to? Hindi ito legal. Hindi ka maaaring pilitin na maghugas ng plato dahil sa hindi ka nakabayad sa kinain mo. Ito ay isang uri ng sapilitang pagtatrabaho o forced labor na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Pero hindi din legal ang hindi pagbabayad ng iyong kinain. Ang mga taong kumain sa isang restaurant ngunit hindi nagbayad ay maaaring kasuhan ng criminal case dahil isa itong uri ng estafa. Makikita ito sa ikalawang paragraph ng Article 315 ng Revised Penal Code kung saan pinarurusahan ang hindi pagbabayad ng kinain, inumin o accommodation sa isang hotel, inn o restaurant at hindi pagbabayad na ito ay may kasamang intensyon na makapanloko. Attorney, may 10% service charge yung restaurant bill ko. Hindi naman po maganda ang service. Pwede ko bang ireklamo na huwag bayaran ang service charge sa bill? Kailangang bayaran ang service charge dahil kasama ito sa kabuuang bill sa pagkain mo sa isang restaurant o establishment. Ayon sa Service Charge Law o RA 11360, kasama sa presyo ng iyong kinain ang naging serbisyo ng mga staff sa nasabing restaurant o establishment kahit hindi ka nasiyahan sa kanilang serbisyo. Attorney, isa po akong food server. Yung service charge po ng restaurant na pinapasukan ko, sa management lang po napupunta. Kaya sa customer tip lang po kami nakaasa. Legal po ba to? Hindi ito legal. Ayon sa Service Charge Law o RA 11360, ang lahat ng nakukolekta na service charge ay kailangang ibigay sa lahat ng empleyado ng restaurant o establishment except managerial or supervisory employees. Twice a month dapat ang pagbibigay nito sa mga rank and file employees. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.